Pasok sa eskwela, makinig sa klase, mag-aral ng leksyon, gawa ng assignment, kain, balik sa klase, uwi. Pero sandali, may kulang. Mapaumaga, hapon, o gabi. Tambay sa gilid ng simbahan, harap ng simbahan, sa parking lot, labas ng parking lot, tapat ng convenience store, o kung saan-saan pa. Sinasabing sa kolehiyo nagsisimula ang tunay na buhay. Sa kolehiyo pa lang, dapat nakikita na ng isang tao ang tatahakin niyang landas. Dito rin sa tuntungang ito, nagsisimula ang pagbuo ng mga pangarap kagaya ng makatapos ng pag-aaral, makahanap ng trabaho at umasenso sa buhay. At para maabot ng inaasam na tagumpay, kailangan magsumikap sa pag-aaral upang makakuha ng mataas na marka. Ngunit sa kabilang banda, maraming mga estudyante sa kolehiyo na habang sinisimula ng pagsusumikap sa pag-aaral ay unti-unti na rin sinisimulan ang maaring maging katapusan ng kanilang buhay. Kabilang dito ang di mapagkakailang maraming bilang ng mga estudyante sa Holy Angel University na paglabas mo pa lamang sa nasabing pamantasan ay makikita mo nang hawak ang mismong bagay na magiging balakid sa pag-atin ng mimithing pangarap. Pagiyosi, hits, paninigarilyo, hindi naman ningit sa ating kalaman ang mga hindi kaaya-ayang epekto na nadadala ng pagiyosi. Sabi nga nila, kada isang stick ng sigarilyo, isang araw din ang mababawas sa buhay ng gumagamit nito. Kasabay din nito ang unti-unting pagkitil ng pangarap na sa bawat upos ng nahuhulog, nababawasan ang pagkakataong makamit ang minimithing tagumpay. Hindi naman sa pananakot, pero ang paninigarilyo ay nakakapagpadulot ng cancer, emphysema at heart disease. Kaya nitong paikliin ang iyong buhay na mahigit 10 taon. At kapag nalulong ka dito, uubusin naman ang laman ng bulsa mo. Sa kabila nito, bakit napakarami pa rin tao ang hindi mapigilan sumindi? Ang sagot, mga kaibigan, ay nicotine. Ang nicotine ay isang uri ng substance na bagamat hindi carcinogenic, ito naman ay highly addictive. Matapos ang paghit-hit, nararating ng nicotine ang utak sa loob ng 20 segundo at ang epekto nito ay mararamdaman sa loob ng 1 minuto. Isang kadahilanan na rin siguro ito kung bakit pinipili ng mga estudyante na ilabas ang kanilang stress at pagod sa pamamagitan ng pagiyosi. Ayon sa Commission on Population o PopCom, 4 out of 10 ng mga estudyante sa kolehiyo ang itinuturing na chain smokers. Ayon sa Republic Act 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003, ipinagbabawal ang pagtitinda ng mga sigarilyo sa layang 100 metro mula sa eskwelahan at universidad. Pero hindi na bago sa paningin ng madla na wala ka pa mang 20 hakbang palabas ng paaralan, nagkalat na ang mga nagbebenta ng yosi. Nagtanong-tanong kami sa mga tindahan na nagbebenta ng sigarilyo na nasa paligid ng Holy Angel University. Mga ilan pong packs ng sigarilyo yung nauubos niyo kada araw? 10 packs po. 5 packs. Madalas po ba yung mga estudyanteng bumibili? Pag umaga, hapon. Lingid man sa kanilang kaalaman, napatupad na ang Republic Act 9211, ngunit patuloy pa rin ang pagdami ng mga tumatangkilik dito, kaya naman patuloy pa rin sila sa pagbebenta. Isa si Ivan sa libu-libong chain smokers na lubhang tumatangkilik sa nakamamatay na gawaing ito at hindi niya palalagpasin ang isang araw na hindi matitikman ang sinasabing sarap ng yosi. Si Ivan ay isang mag-aaral ng HAU na may bisyo ng paninigarilyo. Sa kabila nito,
Nagawa niyang patunayan ang kanyang sarili sa larangan ng akademiko sa pamagitan ng pagiging valedictorian noong high school at president's lister naman ngayong siya ay nasa kolehiyo. When did you start high school? Hindi siya seryosong yosi, yung parang hit-hit buga, ganun. Pero nagsimula ako yung totoo sa first year college. Sa tulong ng isang psychologist, binigyan linaw ang ilang mga kasagutan sa kalagayan ni Ivan. Behaviorally speaking, we can acquire smoking as an influence to other people. For example, your peers, your parents, your community are all smoking. How does your family view your habit? Wala naman. Di ba lang ako napagalitan actually eh. Siguro dahil yung tatay ko nag-IOC din. Pinagawala na kami ng nanay ko. Pero hindi man lang pinapasin, siya pa bumibilim din sa ng IOC ko eh. Of course, you will join them because you can see them that all of them are smoking. So if you can beat them, join them. Who influenced you to smoke? Alam ko yung pinsan ko eh. Pero feeling ko din yung barkada. Barkada sa pamilya. Kasi sila nag-IOC silang lahat. Tapos ako nang hindi. Because it will give you a very good and pleasurable feeling, yung pag-i-smoke, you will have engaged to it because it's something pleasurable. What does smoking give you? What are its advantages? Pleasure, yun lang, feel ko. Despite knowing the adverse effects of smoking, why do you continue doing it? I don't know. Eh kasi lolo ko nagkaroon ng cancer. Iniisip ko, dahil sa yosi yun, sigurado. Ewan ko ba't hindi ako tumitigil. Siguro for pleasure na rin. Have you ever considered quitting smoking? Will you ever consider quitting? I did and I will. Siguro mga pag nasa 40s na ako. Or kapag yung syempre protektado na yung health ko. Ngunit hindi rin namin maiwasang maitanong na kung hindi ka titigil ngayon, kailan pa? Hihintayin mo pa bang mamuo sa loob na iyong katawan ang lason ng paninigarilyo? Binalikan namin si Ivan at nagtanong muli sa kalagayan ng ilan sa kanyang mga kamag-anak na naapektuhan ang kalusugan dahil sa pag-iyosi. Clear talaga na yung pinamatay niya, it's because of his habit na nagsusmoke. Yun yung naging cause ng lahat. Oo. Clear din na yung reason ng pagkakatipi niya is because of his clear siya na yun. Yung una, hindi siya malala. Tapos nagpa-check up siya, ganyan. Umiinom siya ng gamot ng 3 weeks. Akala nila okay na, pero nag-iose pa rin siya nun. Pero after nun, nagsuka siya ng dugo. Tapos dinala siya na sa hospital. Tapos yun, iose daw. Tapos pinigilan niya na at all. Tapos yun, okay na siya. Noong tinanong namin siya kung bakit pa niyang ipinagpapatuloy ang pag-iyosi at hindi ba siya natatakot na matulad sa kanyang lolo at tito? Hindi ko din kasi alam eh. Honestly, hindi ko talaga alam. Siguro for pleasure. At kung sa tingin naman niya ay kaya niyang tigilan ito? Kaya kong i-lesson. Hindi siya agad i-stop. Or baka naman siguro inihintay ko lang na magkasakit ako. Doon ka na talaga mag- Oh, lalo na kapag masyado na siyang grabe. Sana naman hindi naman mapunta sa ganun. Sana ma-stop ko before mangyari yun. Sadya nga bang napakahirap tuldukan ang nakamamatay na gawain ito? Totoo nga bang kasabihan na once an addict, always an addict? Kung talagang gusto ng taong tumigil, he will stop doing it. Katulad ni Ivan, si Nico, isang guro ay may mga kamag-anak na nagkasakit dahil sa paninigarilyo. Isa rin siyang smoker. Nag-start ako siguro 14 years high school. So during that time, allowed pa yung pag-smoke within the campus. Ngunit si Nico, sa lungat naman kay Ivan, ay nagdesisyon nang huminto sa pag-iyosi. More or less, 3 years na, 2011. Kasi sa pamilya namin, parang meron pa rin sa amin yung sakit sa cancer. Kasi yung lolo ko, ang kinamatay niya is cancer of the thyroid. Eh meron siyang history na naninigarilyo siya. At yung lolo ko na namatay, meron siyang kapatid na ngayon. Recently, yung diagnosis na meron siyang lung cancer. Sabi ng mga doktor niya, baka dahil din sa kanya. So, dahil nakita niyo po yung family members? Oo, natatakot.
Humingi kami ng payo mula kay Nico para sa lahat ng mga chain smoker na nagbabalak tumigil. Mauna, maawa sila sa sarili nila. Pangalawa, maawa sila sa kanilang pamilya. Parang awa rin nila, maawa sila sa mga nakakalangkap ng kanilang puso. Kung second-hand smoking. Yeah. Hindi man magawang lubayan ng ibang tao ang bisyong ito sa ngayon, mas marapat na huwag natin silang husgahan. Hindi naman sa kanilang bisyo na ibabase ang kanilang pagkatao. So, gusto namin talagang ng question, does smoking determine you as a person? Para sa akin, hindi naman. Hindi lang naman yun yung kaya kong gawin. In life, it does not matter kung meron kang bisyo or wala. Kung may bisyo ka man, whether good or bad, for as long as you handle your responsibilities, maayos, excellent, yung maganda, tapos nagagampanan mo yung mga kailangan mong gampanan as a student, as bilang isang anak, or as an employee in the future, para sa akin, it will not define who you are. Ngunit sa kung sino mang nagbabalak na subukan ng paninigarilyo, payong kaibigan lang, pag-isipan muna ng mabuti. Lalo na kung ika nga nila, for fun lang naman. Kailangan nating tandaan na may limitasyon ang lahat ng mga bagay. Ang baga na ginagamit para huminga at nabuhay, unti-unti mong sinisira at ibinibigay kikamatayan. Kahit hindi ka man valedictorian o president's lister o kung ano man na may mataas na nakamit sa larangan ng buhay, papayag ka na lang ba na lahat ng pinaghirapan mo o paghihirapan mo pa, kahit gaano man kaliit o kalaki, itatapon mo na lang ba na parang upos ng sigarilyo?